So, hi guys! Welcome back to my channel! Uusapan naman po natin ngayon ang, what? May nag-request po kasi sa akin ulit na gawan ko ito ng video. 10 facts about me. Ito po talaga akong vlog about sa akin ng 15 facts about me sa unang-unang video ko pa. Pero ngayon, syempre, it's 2019 na. Baka malay mo may nagbago sa akin. Facts about me. And syempre, bago man yan, is hindi natin makakalimutan dyan is yung shout out tayo sa ating mga kaibigan. And ayan, so, shout out sa YouTube channel ng aking mahal na jowa. Ang kanyang channel na Koji Gaming. So, ayan. Yung vlog niya is about sa online and live game din siya. So, mapapanood nyo kung paano siya lumaro ng ML or makakuha kayo ng ibang tricks, ganyan, kung paano ba maglaro ng ganitong hero, kung paano ba gamitin yung ganitong hero. So, ayan. So, actually, kaka-start pa lang niya. So, syempre, supportahan nyo naman or please pa-subscribe naman yung kanyang channel na Koji Gaming. Ion Mar Turado. His ing ba to? His lang? I don't know kung paano i-pronounce. So, yun. Shoutout sa'yo. Jonas Ilagoso. John Lloyd Nuera. Mademil Mateo. And Conde Dumaog. And so, ayan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. And yun. So, nakikita nyo is hindi talaga ako actually nagpakulot. Actually, kasi yun nung nagtrabaho ako kanina is naka-ano yung ko nakapusot. So, actually, ngayon, naging kulot siya. So, anyway, yan, guys. Huwag na tayo magpatuntik-tuntik pa at yeah, simulan na natin to. Unang-una dyan ay yung dati hindi ako kumakain ng okra. But, ngayon, nung trinay ko siyang kainin, kasi yun lang yung gulay na hindi ko kinakain yung okra kasi para siyang laway. Pero, yeah, simula ngayon, gusto ko na siya. Kahit parang siyang laway. Pero ewan ko, masarap siya. So anyway, kasi masarap naman talaga yung mga gulay. Yung okra lang talaga unang hindi ko nagustuhan dahil nga sa malaway-laway. Pero from now on, gusto ko na siya yung okra. Masarap na siya. Mas lalo pag naluam siya ng bago. Sarap, diba? So yun. So siguro yun yung unang facts about sa akin. Ngayon. So yun, natutulog ko siya kainin. Ngayon naman is sunod naman is ngayon nagugustuhan ko ng magluto. Mahilig na ako ngayon magluto. So kahit anong luto, isa-search ko 'yan kung paano lutuin and then 'yun. So ito yung kapatid ko pala, si Trisha. Si Trisha yung kapatid ko. Ito yung kapatid naming bunso. Hey, say hi. Ngayon ang about sa mga foods na pwede kong lutuin, mga foods na gusto nila. So actually, anong gusto mong luto ko? Sabihin mo sa kanila, anong gusto mong luto ko? Oh. Ano? Ano yung gusto daw niyang luto ko? Yung giniling. Yung may patatas, yung may carrots, ayan. So yun yung gusto nang lutuin ko. And kapag nagluto ko is pag giniling na niluluto ko, sabi niya, gaganan siya! Ngayon, sobrang kuripot ko na. Kasi hindi naman kuripot. Kasi iniiwasan kong maubusan ng pera. So actually ngayon, ngayon may work na ako, iniiwasan kong bumili. Hindi naman sa pagdadamot. Binibilang ko naman silang pagkain, binibilang ko naman silang mga laruan. Pero kasi, ayoko lang na maubusan ng pera. Mahirap kasi kung maubusan ka ng pera. Ang hirap, diba? So feel ko naranasan niyo naman yun. So, ayoko talaga maubusan ng pera. Ayun na yung fact sa akin na itong taon ito. So, ayun. Sobrang tipid ko talaga. Parang nag-iipon na talaga ako. Feel ko ha, until now, ito pa rin yung facts about sa akin talaga na hindi nawawala sa top 10, top 15 ko. Yung as in favorito kong bawang. Basta fried bawang. Gusto ko yan, mas lalo na sa mga yung sa yung mga mani-mani, ganun, gusto yung bawang. And actually, sa mga siomay, pag naminsan yung
sa mga siomay na mamahalin. Maghanap ako ng bawang, pa ako ng bawang. Kahit wala ng bawang sana kasi minsan chili, garlic lang meron sila. So naghahanap ako ng, meron ba kayong fried, fried garlic, ganyan. Gusto ko ganun, ewan po, sarap-sarap kasi pag nakakain ka ng bawang. Basta nga talagang ginangata-ngata ako doon. So anyway, yun. Ngayon, simula nung nagtatrabaho ko sa ospital, then doon kasi ako sa loob ng office, sa accounting office ako. Sa business office ako. So, about mga numbers kasi, makita yung mga inaano ko, mga sahod, doctors, ganyan. Ayun. So, puro numbers. Kaya ngayon, parang nagugustuhan ko na yung numbers. Pakumpitin mo ako ng mga numbers o kaya pabilangin mo ako ng mga numbers. Sumato ko sa mga numbers. Wag mo lang ako pa-English and die. Kasi mahina talaga ako sa English die. Hindi ko gusto yung English die. Pero kung numbers, it's okay. Kasi basta about sa mga ganyan, okay na sa akin yun. Nagustuhan ko na siya ngayon. Ewan ko, gusto ko na yung mga numbers yan. So, yeah. Ngayon, actually, nagbago rin sa akin ngayon or dumagdag sa pagkatao ko ngayon yung kahiligan ko ng mag-ukay-ukay. So, kesa bumili ako sa mga SM, ganyan, mas gusto ko ng mag-ukay-ukay ngayon, dai. Kasi, actually, may mga nabili akong ukay-ukay. Sobrang ganda. Doon ako na in love nung mag-ukay-ukay nila. So, actually, ayan. So, ito kasi, polo to. Ayan. So, ganyan siya. Polo. And then, may ganyan. So, ang cute na. Bili ko to sa ukay-ukay. Kaso, ano lang to. Mura lang to, dai. Ang ganda nga niya eh. Ayan. So, ilalagay ko na lang dito kung ano yung tsura nung sinuot ko siya. Then, ito. Ayan. Long pants to eh. Galing, ano siya, yung tatap niya. Sa, ano siya. Parang, galing siya yung Japan. Ayan. Galing siya yung Japan. So, di ba, ang ganda. Ganyan siya. Pang formal kasi siya. Actually, di ba, nag-office ako. So, yeah, normal. Ay, pang-formal na kailangan ko ng formal. And then yan. So, yan. So, mga nabili ko dun sa ukay-ukay. So, maganda siya pag sinuot. Sabi ko sa inyo, nalagay ko na lang dito. So, yung gusto na mag-ukay-ukay ngayon. Ang ugali ko na tuwing gabi, nagpapakamot pa rin ako ng likod or ng kamay. Kamutin mo ko. Misa sa kapatid kong bunso. Nagpapakamot ako sa kanya. So, kamutin mo ko. Basta gaganyan-ganyan lang yung kamay ko. Makakatulog na ako nun. Tapos, yung ginagatagat yung ulo ko. Ay, yung sarap, dai. Gustong-gusto ko yun. Ewan ko, parang bago matulog. Gusto ko ganun yung ulo mo. So, makakatulog na ako ng ganyan. Minsan yung ano, yung hihilot yung dinikog ko. Gustong-gusto ko yun. Kasi yung mas gusto ko dun, yung ulo ko talaga, ginaganan. Gaganunin ko yung kamay. Tapos gaganunin ko ganyan. Oo, sarap. Ganun. Mas lalo na yung ano, yung ikaganun yung buhok, tapos ikaganun. Ala, sarap dahi. Ganun. Nakaka-relax kasi siya ng buhok. Dahi, ganyan. Oh my God. Hanggang ngayon, napapansin ko pa rin, mahilig akong gumanito. Yung pa ako lagi nakaganyan, parang lagi nakaganyan, tapos kaya minsan lagi nakaganyan. Hindi ko gumanon. Mas na pag kumakain sa kusina, sa gaganyan ako, nakaganyan. Tapos kakain ako, ganyan. Hilig ko yung ganun. Tapos hanggang ngayon, gusto ko yung nakaganto. Parang relax ako. Tapos minsan kapag nakaganyan, sa office ganyan ako eh. Nakaganyan isang paa ko, tapos nakalaglag tong paa. Ganyan, hilig ko gumanon. Namang ako kung bakit. Basta yung matupi ko yung isang paa ko. Para ako nare-relax pag gano'n. Nakatupi yung isang paa ko. Pero hanggang ngayon, gano'n pa rin. Pero hindi pa rin nagbabago to. Wala na kaganyan lagi. Tapos nakaganyan. Parang, diba nakaka-relax. Ang sabi nila ay sa mga nakakatabi ko sa pagtulog mga kapatid ko. Sasabihin sa akin, hanggang ngayon, humihilig pa rin ako. Ako, humihilig talaga ako. Parang, ganon.
pag akong ganun. Tapos parang, di mo lakas pa nga eh. parang ganun na. Hindi basta lagi ako nahilik. Masano na kapag napagod ako sa trabaho. Dahil parang lagi ako nahilik talaga. Parang, ewan ko sa pagod siguro. Kaya ganun, hilik ako nahilik. Pero ewan ko, sabi nila masama. Pero siguro hindi. Kasi hindi ko ganun talaga kapag pagod ko sa trabaho. Talagang nahihilik ka talaga sa trabaho. Dahil ang pinaka top 10 ko is, until now, wala makatalo sa ganitong ugali. Kapag nakakita ako talagang kulang na kulang sa buhay, yung parang walang pagkain, nanghihingi sa akin. Kahit sabihin mong, sige, kahit sabihin natin na nagloloko lang sila, yung maakit sa jeep, yung manghihingi ng pera, tapos magpapakita ng mga ganyan na mga papel. Diba? So, sabihin na natin, oo, minsan nagloloko sila. Pero kasi pag ako, ewan ko, sobrang maawain ako kapag nakita ko ng gano'n, hindi ko mapigilan sa sarili ko na hindi bigyan. Kahit sino itanong nyo, kaibigan ko, jowa ko, magulang ko. Kahit sino tanong mo sa kanila, ugali ko lagi na magbigay. Minsan na pinapagalitan ko pa yung mga sampo, bigyan nyo naman, gano'n. Pero kasi, ewan ko, kasi parang feel ko, parang mawalan ng pera. Feel ko yung mawalan. Wala kang makain. So, mahirap pag dun sa ganun sitwasyon ka. So, ako pag nakakita ako talaga, hindi na ako nagdaramang isip kung bibigyan ko pa to. Sige, kung manluloko ka, manluloko ka. Bahalan na si Bird sa'yo. Kung naloko mo ako, pero ang Diyos, hindi mo maluloko. So, basta ako ginawa ko lang kung ano yung mga tamang gawain na maging matulungin ka sa kapwa mo and mapagbigay ka ng mga blessings na ibinibigay sa'yo. Diba? So, kung magsabihin na natin na hindi sila makapagtrabaho kasi hirap sila sa may dito kasi sila maghanap kasi wala silang panag-aralan, sila nag-aral, ganyan. Hindi naman yun yung sagot. Hindi na nga nakapag-aral yung tao, sasabihan pa natin ng gano'n. Hindi tayo lahat pare-pareho ng lakas, diba? Hindi tayo lahat-lahat pare-parehas ng talino. So, di tayo lahat pare-parehas ng kayang mag-aral. So, kailangan din natin minsan tumulong sa kanila. Ganon. So, hindi natin kailangan magdalawang isip pa na kung bibigyan natin silang hindi. So, yun lang para sa akin. So, I hope na yun. And so, yun guys. Ayun yung 10 facts about me. And I hope na nakilala niyo ako sa mga pinagsasabi ko dun sa 10 facts about me. And I hope na nagustuhan ninyo itong vlog ko ngayon. So, thank you sa nag-request na gumawa ako o gawan ko to ng vlog ulit. Itong 10 facts about me. Na dati is 15 facts about me. So, yun guys. So, sa mga gusto mong pa-shoutout at may request na gawan ko ng vlog or ng mga payo, ano man yan, huwag kayong mahihiyang mag-comment. At sabihin sa akin po ano yung gusto ninyo gawin ko. So, thank you po sa mga sumuporta din sa akin, sa mga hindi nananawang sumuporta. Maraming salamat po sa inyo and sana huwag kayong magsawang suportahan ako. And ayun guys, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Please, don't forget to click the notification bell dito sa baba para po ma-notify kayo sa mga sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun guys, yeah, that's it. So, see you on my next vlog. Bye!